That song was brought to you by M. Lewillier, tulay ng pamilyang Pilipino. Stasyong number 1 sa everyone, 95.3 Big Sound FM. Kaligsado mo na yan. Big time, it's 25 big minutes past 10 o'clock in the morning. And ito pa rin po ang Morning Big Wave Melodies with Papa P. At syempre, gaya ng sabi ko kanina, we have a guest, okay, from National Telecommunications Region 2. Alright, we have live na live sa studio, Attorney Myra de Guzman Palattao. Good morning, Attorney! Good morning, Gigi Piolo. Ayan, and it's nice that you're back here, right? Oh, this is my second time around. At eto nga, nandito na naman kami, pagpapaalala naman sa... This is the second attempt para sa mga kababayan natin na hindi nakarinig noon. Yes, attorney. And this time naman is about sa fake job text scams. Oo. Kasi na talaga namang sa mga ano ngayon may mga of course cellphones yeah, natatanggap natin 'yan. Mm-hmm. So ano yung dapat gawin attorney Myra pag may mga natanggap tayo mga ganyan na mga fake job text scams na wala naman tayong ina-applyan. Yun nga, number one is wala ka nga talagang ina-applyan. So paano ka ma-accept sa isang trabaho na hindi mo naman voluntarily ina-applyan? So doon mo na makikita and then mag-o-offer sa'yo ng fries, mm-hmm. or work from home. Hindi naman without looking into your resume kung ano mm-hmm. ba talaga yung paano ka ma-accept sa isang job application na hindi yun naman fit sa ano mo, yes. Di ba? At saka wala kang in-applyan. Oo. So, paano nila malalaman yung credentials mo? Ano yung work experience mo? Ganon. Yes. Okay. So, tapos na may nakalagay pa dun, Miss, that attorney, ano? Attorney Myra de Guzman Palattao na link. So, ano mm-hmm. dapat nilang gawin pag nakalagay din yung link? Ito nga, kapag na-open, first is, magagaling nga siya sa 11-digit number. Ibig sabihin, tao lang din yan. Manloloko, mga gancho, huwag nyo nang pansinin. And then, yung construction nga ng sentence niya is, makikita mo wrong grammar, o kaya parang jejemon, yes, na halo-halo. Merong small caps and big letters. Alam mo na hindi professional na job interview yung pupuntahan mo. Eh, actually, hindi mo nga pupuntahan. Yes. Na-approve. Mo daw, wala ka namang sinubmit. Yes, oo. Tapos yung link nga, ito nga, link, wag na wag mo i-link yan. O kaya kapag ka na-receive mo, i-delete mo kasi mamaya pagbulsa mo, yun pala napindot mo, napindot. Unaware. Oo. So anong danger nun? Ma-access agad ang profiles mo, like Facebook, Google, emails, mga personal emails natin, yung mga GCash natin actually, na may laman. At saka yung mga bank accounts natin na may laman din. So huling batagad yan. So if ever lang attorney halimbawa ano accidentally na napindot yung ano yung link na yon, ano dapat gawin nila? Wag maglalagay ng information kasi minsan magre-require siya ng information or if ever napindot nyo man i-delete nyo yung ano yung history, yung search history or search engine history. Oh. Yung sa kapag may website, may link dun na, 'di ba sa may ano? Yes, may sa may search engine, i-link niyo yung ano. Okay, i-install niyo kung app man 'yan, i-install niyo 'yon together with the cache na sinasabi natin. Yes, attorney. Sa apps niya. So para ma-delete yung records mo doon. Ayun. So ang pinaka dapat gawin, alright, paalala mula sa National Telecommunications Commission Region 2, una, kapag naka-receive ng ganung text, attorney, ang gawin nila ay... Delete na lang. Delete na lang. Malay mo eh, pinansin mo, tama ka naman, in-ignore mo, hindi mo pinansin, pero pinabayaan mong naka-open, baka ma-ano mo din yes. Accidentally na ma-open mo. Ma-open, okay, kasi... ang dami talagang nagkakalat ngayon ng mga fake job text scams. At dapat isipin nila, attorney, wala talaga silang ina-apply yung trabaho. Yun talaga ang number one. Hindi ka naman nag-apply. O kung nag-apply ka man, alam mo naman yung pangalan ng company. Sasabihin nila yan. Sasabihin nila yung offer. Alam mo kung magkano, alam mo kung anong in-applyan mo. Hindi yung bigla-bigla, congratulations, we have received your resume. Ano? Yes. One-liner lang yun. One-liner lang. Kapag ka nag-apply ka naman or tatawagan ka,
marami pa yan eh. May sequence ng interview, may sequence ng time and frame. Kung interview through phone call, sasabihin na kung ano available. Tatanungin sa'yo, hindi yung ganun na random lang. Ito talaga mga scammers, attorney, ano? Paiba-iba ng kumbaga strategy nila. Kasi nung una, nagpaalala tayo sa kanila sa mga nananalo ng mga, ano, ng mga... 1 million pesos. Ganyan. Gamit pa si Villar, gamit si iba-ibang attorney, gamit si... Tapos eto na naman, nag-change na naman sila, right, sa jobs naman. Job naman na ngayon. O kaya, lending naman, ganun din. Siyempre, alam nila kailangan ng tao ng pera, ano bang mabilis, hindi ka i-approve ng bangko, marami pang hinahanap na ganito, ganyan. Papasok naman itong si lending. Pero, be very aware naman kapag ka mga lending offers naman or lending jobs. Kasi, na-try ko yan. Pag ano, in-attempt ko kung ano, ang lalagay mo kasi pangalan ng contact references. Oh, may contact references. Parang co-maker mo. Ah, okay. So, yung family mo, tapos boss mo, yung ano. Pag maalam mo namang okay lahat naman yung... information talagang hinihingi nila. Mga private, ganyan. So, sa tingin mo na may, if there is doubt, do not proceed. Talaga. Yes. Pero kung nasa ano ka naman, alam mo legitimate naman yung company na yon at alam magandang record, there's no harm in trying naman. Yes, attorney. So, basta due diligence at alam mong legit naman yung company. Correct. Alright, attorney. So, once again, paalala po ng NTC, alright, Region 2, okay, na huwag pong maniwala sa fake job text scams na inyong nare-receive sa inyong mga cellphones. Yes, I have to acknowledge, yung tama yung sinabi ni Sir Fidel na clickbait yung link. Ayun, oo, ayun. Thank you so much, Mr. Fidel Acebo Ladit. Ayun, maraming salamat. Okay. Actually, nakaka-receive daw siya ng ano, 5 messages every day. Ako rin, actually, hindi na bago sa akin. Buti nga nag-filter yung phone. Ang ginagawa naman nila ngayon, ayun nga, aside sa, ano, bago na naman, aside sa... aside dun sa caps lock and small locks, small caps rather, is ano... hiniwalay naman, dinadash nila yung employee-ment para hindi siya ma-filter ng phone as scam. So kahit na-filter mo ng attorney, papasok at papasok mababasa mo pa rin. So may mga modus na silang ganun. Oho. Alright. So, tapos yung sinasabi daw na, ano, na mag-produce ng valid ID. Oo. Yun nga, ang mahirap niyan kasi pag mag-produce ka ng valid ID mo, in-scan mo na or pinituran mo, sinend mo, gagamitin na yun as another persona of you or magkakaroon na ng identity theft. Paulit-ulit tayo dyan sa identity theft na kung kasi syempre lahat ng transactions like Facebook o ito yung katransact ko, online seller o nag-order ako ng ganito ganyan o kaya mga paluwagan actually. Yes, attorney, yung mga paluwagan, yung mga, mga ganyan. Ganyan, so akala mo itong si admin, siya yung legit na ano, bibigyan niya, ito yung lisensya ko, ito yung ganito ganyan ko. Kung minsan, mga professionals pa nga eh. Teachers, tama, attorney, o kaya ano. So, parang syempre, paniwalang ka ay legit siyang tao na ano, siya yung kausap ko talaga. Ito yung ID niya, o. Sabi, yung pala, na-aware na yun yung kinuha lang yun. So, what is the proper way to identify na yung may taong yun is same na person na kausap mo, request na yung photo niya, yung ID niya, picturean niya kasama ng ano, ID niya. Yung, So, hawak niya yung ID niya, with the person. So, syempre, siya talaga yon. Ganun ang ginagawa ng banks ngayon. Kasi, most likely, puro online processing na lahat ng request eh. Yes, attorney. Yan, totoo. Yan yung mga kaibigan natin dyan na nakaka-experience. Mm-hmm. Okay. So, once again, paalala po ha, mga kaibigan, mga kabigsado mula sa NTC po yan. Yan. Yes. Thank you so much, alright, attorney Myra de Guzman Palattao sa palaging pag-inform sa ating mga, of course, kababayan. Yes, we are very much blessed na meron kaming mga kaibigan sa ating mga radio stations na hindi lang dahil sa lisensya, kundi nandyan din para maging partners namin para ano, i-spread dong advocate na to na be very aware, be very vigilant, yung advocacy na information drive sa pagdating sa mga scam. So hopefully, wala na tayong mga kababayan na mabiktima pa at yung mga kakilala natin like mga senior citizens or mga hindi ganoon ka-innovative ang knowledge when it comes to technology,
maaari ba mga kaibigan natin na ipaalam natin sa kanila yung dangers na pwedeng ano. Yes, especially yung mga nakarinig ngayong umaga, nakapanood ngayong umaga, mga kaibigan. Iparating natin dun sa mga kaibigan natin, kapitbahay natin, mga kakilala natin. Yes. Ayun. Okay. So thank you so much for having me again, DJ. Thank you so much, attorney. And of course, I do hope na of course we'll see you again soon, attorney. Yes, again. And, all right, once again, Attorney Myra de Guzman Palattao, Attorney 3 of National Telecommunications Region 2. And of course, I would like to acknowledge also Engineer Joker Joaquin and Abrigo, right? Well, of course, attorney, thank you so much. Okay, and big time, it's 35 big minutes past 10 o'clock in the morning. We'll be right back, mga kabigsado. Best of the best music in the morning.